Hi my loves, welcome back to my channel. In today's reading, we will going to channel love messages from the spirit and also from your person. So isipin mong mabuti, sino yung person na gusto mong tanggalingan ng mga messages. And before tayo mag-proceed doon, let's read the energy first. Healing separation. Okay, so for our twin flame stages card, we have 77, the angel number for sabihin natin healing separation. Okay, so let's read what's going on with this. Go within. What's the energy for this healing situation? I feel na both of you, masculine and feminine, are into ayun, healing situation. The runner. Ano ito? Ako yung runner. Girl with a snake. Okay. You are dealing with, or sabihin natin, nanggaling ka sa isang heartbreak. I also feel na nanggaling ka sa isang separation with your karmic ties. Okay? So, I also feel na iniwan ka ng taong to because this one is, okay, iniwan ka ng taong to. I also feel some of my collectives iniwan ng tao, ng kanilang person at ipinagpalit sa iba. Malakas ang energy dito, you are healing right now. Currently healing right now from the karmic relationship na pinanggalingan mo. So, this is a strong confirmation na yung pinanggalingan mo, my loves, is a karmic relationship. You are dealing with a narcissist and runner person. Okay? Sabihin natin, narcissists, they are listening with their ego. They are, sabihin natin, wala siyang magandang ano sa'yo kung hindi turmoil, triggers, and resentment. And pinaka-importante dito sa karmic ties na to is the lessons they give to you. But right now, for our energy, you are healing, my loves. Go within. The spirits want you to know to go within. And yun nga, the boundaries. I also feel, my loves, you are healing right now, but this egoistic and your runner wants on and off. On and off. Because gusto nilang bumalik, gusto nilang pumunta, mag-approach ulit sa inyo, but the spirits want you to know to have boundaries. To become able to have boundaries. Kasi before, I feel na wala kang boundaries. You are, sabihin natin, unable, you are used. Ng person na to, ng karmic person na to. Yes, my loves, you are dealing with karmic persons. If ever na, kumbaga, hindi ka pa nakakapag-let go dito sa taong to, they are runner. Kahit ano pa man yung ipinakita nila sa inyo, in this love situation, they are the runner. Okay? So, this is also for confirmation for my collectives who's chaser. The chaser. Okay, the spirits want to give you some encouragement to have boundaries to this person. Kasi pwedeng bumalik tong taong to. The karmic relationship also hot and cold. Gives you hot and cold relationship.
And nandito ka na eh. Nandito ka na sa healing separation. So, ibig sabihin, you have to go within this healing separation. Hindi mo kailangan, kumbaga, makipag-commit ulit dito because of these stages. Nandito ka na. Kumbaga, you are guided with this healing separation. Mag-heal ka rin, my loves. Pero itong tao to, they keep, ayun nga, they keep, ano tawag dito, magpapakita ulit sila rin, magpapakita, may tendency magpakita, but that is just a lesson. Kumbaga, susubukin ng taong to kung natuto ka na. Okay? Susubukin ng taong to kung natuto ka na, my loves. But you are healing eh. You are, sabi natin currently na hinihil ang iyong sarili from this turmoil, from this resentment na ginawa ng taong to. Okay, let's see some messages about this person. Kasi, kumbaga, grabe, ginawa ka roller coaster or sabi natin, nagduloto ng roller coaster emotion sa'yo. And my loves, yung mga pain na naranasan mo sa taong to, sabihin natin, palagi yan. Nakatatak at nakatatak sa'yo. Kumbaga, ibang-iba ang emotional turmoil kaysa sabihin natin, yes, sa physical, masakit, pero mas matagal i-heal ang emotional. And iyon yung naidulot sa'yo ng taong ito, this runner. Okay? I also feel my collectives are also empath. If I asked you to stay, would you leave? Ayan. Sabi ko, subukin ka ulit ng taon to. Magpapakita ulit siya sa'yo. But this, siya pa rin yun. Kung sino yung nang iwan sa'yo, siya pa rin yung babalik. You make my heart full. Okay. So, they are narcissist. I have so much desire for you. Okay, babalik yung taong to with this message. Also, some of you, for my specific, maaaring nakapag-reflect sila, but this is the message from this person. If I ask you to stay, would you leave? You make my heart full. And I have so much desire for you. Babalik yung taong to with this message. And the spirits want you to know that you are protected. You have to go within this healing separation, my loves. Kumbaga, if ever na maputol or sabi natin ibaba mo ulit yung boundaries mo for this person, paano ka mo malalagpasan tong healing separation na to? Kung walang nagbago dito sa yung runner. That is part of your healing separation, my loves. Kung tatanggapin mo ulit yung same na tao na gumawa sa'yo ng mga sabi na nag-trigger sa'yo and yung nag-cause sa'yo ng turmoil, hindi mo to, kumbaga, ma-achieve. Itong healing separation na to, kumbaga, uulit at uulit na naman. So, ito yung kailangan mo, my loves. The healing separation. The detachment. Because you are being used and abused by the egoistic narcissist. Yes, your sabihin natin the runner, the codependent in this relationship. Sabihin na they are afraid or fear of they have fear of intimacy. Maaaring dun sa love situation mo, ikaw lagi ang nagdadala, ikaw lagi ang umuunawa. Because they are karmic. Ang karmic lagi ang magpapakita at lagi kang susubukin yan with these messages. Pero hindi sila willing magbago para sa'yo. Okay? So, let's see. Let's see. Let's pull some card. Ano pa ba? Yung kailangan nila. Okay. Yes. Because of the Three of Pentacles, they want to collaborate again with you, but the spirits want you to learn something from this lesson. Okay, connection.
sexual connection. So they are karmic again with the lover's card. Kasi I also feel na mas genuine ang connection when this is the two of cups. The lover's cards, yes, kumbaga magtatagpo ulit kayo, maaaring bumalik sa'yo yung taong to. But they still the runner. Kumbaga, siya pa rin yung ipi-please, siya pa rin yung pag-a-adjustan, siya pa rin yung unawain. And, ayan, magpapakita sila with this feeling. They in love, but they are not willing. Or magpapakita ulit siya sa inyo with, sabihin natin, to offer some love and partnership again. So, yan yung nature ng karmic. Yung laging magpapalit pa rito, susubukin kung nagbago or natuto pa na. Okay? Ayan, babalik nga. Babalik sa'yo yung taon to, your karmic. Paparamdam sila sa'yo. Oh. Sorry. Okay. So, dito, ayan. They are, sabihin natin, ruin this healing separation. They are ruin, they betraying this healing separation. Kasi you are healing na eh. Then, babalik ulit sila. Kumbaga, magkakos lang to ng sabihin natin, failure doon sa iyong healing journey. Magkakos to sa iyong my loves. So, it causes you lots of inability or sabihin natin, breakdown again, exhaustion. Babalik ka na naman dito sa turmoil because of this. And this one, pwedeng lumabas din dito, my loves, is yung pag-betrayal about this. Ibabalik ka ulit ng taong to sa rock bottom, my loves. Okay, so let's see some card. Let's pull some energy about this. I'm sorry, my loves. I do not sugarcoat about this. But kasi, kumbaga, malinaw na you are dealing with karmic. Yes, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type. Maaaring nakaikot, kumbaga, nakafocus ka talaga sa karmic na to and lahat ay parang willing kang nagpasan because akala mo siya na yung soul partner na kailangan mo at hinahanap mo. But the spirits want you to keep an open mind to go within with this healing separation. Okay? Maaaring hindi ito, meron pang tao. This is a strong confirmation na may tao pang nakatadhana sa'yo, hindi ang taong to. Hindi mo na kailangan pabalikin pa at hayaang ulit-ulitin niya. Maybe kung magbabago siya, pwede. Pwede mag-level up yung inyong connection from karmic to sabihin natin flame. But this one, you have to go within with your healing separation. Huwag mong hayaan na masira ng taong to yung healing journey mo. And when you pass from this world, you take nothing with you but your soul. So, nurture your soul. Bigay ka ng boundaries na kailangan ng iyong soul and the memories you have shared with those you love. So, my loves, kumbaga kung masyado ng painful and nagkakos ng emotional roller coaster ang isang tao o ang iyong person, hindi, kumbaga, alam mo ko dapat mong malaman ko, you have to keep an open mind na kailangan ng soul mo ng nurture. Hindi mo kailangan mag-TS sa taong hindi nagdudulot sa'yo ng maganda, okay? So, and that's all for this reading. I am sending you lots of healing, love, and light. Blessed be.